Okay guys, let's start. So ngayon, ipapakita natin dito kung paano ba natin mariresolve ang no display issue. So, syempre, unang-una dapat magsimula tayo sa basic para kahit hindi muna tayo magbukas ng PC. So, ano-ano ba yung dahilan bakit no display ang PC natin? So, syempre, unang-una, check muna natin yung monitor natin kung working ba siya. So, kung working naman siya, ang next possible na dapat nating i-check, yung VGA cable niya. So, ito yon VGA cable. Yung VGA cable na to, yung isa nito nasa dulo ng, sa likod ng computer. At yung isa naman ay nasa monitor. So, paano natin siya i-check? So, i-check muna natin siya kung working ba siya. So, ngayon, hahanap tayo na isang cable na ganito na working talaga, na alam mong working siya. So, gagamitin natin siya. So, kung ayaw pa rin, hindi pa siya gumagana, ang gagawin natin, puproceed na tayo sa common issue ng no display. So, dito tayo ngayon sa bubuksan natin yung PC natin. So, ito, pupunta tayo kay memory. Usually, si memory talaga yung problem pagka no display. So, anong gagawin natin? So, makikita natin to, ito siya, ito si memory. So, tatanggalin natin siya. Ito, may clip lang yan, may clip, tatanggalin mo ito. May clip niya na to. Ayan. So, ito, memory. Ito yung memory niya. So, dalawa yung memory niya, kukunin natin siya. Okay. So, paano ba nililinis ang memory? So, lilinisin lang natin siya. Possible problem niya, marumi siya. So, lilinisin lang natin itong memory. Ngayon, paano ba siya nililinis? So, ito guys, nakikita ba natin ito? Yung gold na to. Gold. So, lilinisin natin siya. Ano lilinisin natin? So, anong gagamitin natin panlinis? Usually, ginagamit ng iba is yung eraser or pambura. Iba naman, yung mga legit technician, ginagamit nila yung lighter fluid. Maganda siyang palinis. So, ang gagawin mo lang is kukuha ka ng paper tissue, lalagyan mo ng konting lighter fluid. So, lilinisin mo lang to. Ito. Tagyan mo ng konting fluid or eraser. Basta lilinisin mo lang siya. So, makikita mo may umido siya. Oh. May umido siya. So, lilinisin mo lang yan. Lilinisin lang natin yan. Then, yan. Lilinisin natin siya. Yan din yung isa. So, lilinisin natin. Ito. Okay. Pag nalinis na natin siya guys, so ibabalik na natin siya. Ngayon guys, kung nalinis na natin siya, so ibabalik na natin siya. Paano may balik? Paano ba tayo magta-troubleshoot kung okay talaga si memory? So kung ibabalik natin siya guys, ang gagawin natin dito, isa lang muna ibabalik natin sa slot. So yan, balik natin siya. So itatapat mo lang siya, yung ito, yung pin niya, yung latch niya, itatapat lang natin doon. So, i-press mo lang siya, sabay magkabila. Okay na siya lang. So, isa lang muna guys. Then, pag naibalik natin siya, papower on natin yung PC. Okay. Pag pinower on mo yung PC, check natin kung okay na siya. So, kung gumana siya, working, ibig sabihin, marumi lang talaga si memory. Si memory lang ang marumi. So, ang gagawin natin, babalik na rin natin itong isa. Babalik natin itong isa. Kung working siya. So, paano guys, kung ibinalik na natin siya, pero hindi pa rin siya nag-working, paano gagawin natin? So, ang gagawin natin ngayon, isa lang, di ba kaya nga sabi ko kanina, isa lang muna ibabalik natin na memory. So ngayon, pag binalik mo ito isang memory, in-on mo siya, nag-power ka, hindi pa siya gumagana. Ang gagawin natin,
Possible niya. Lipat natin siya ng slot. Lipat natin siya sa kabila. So, lipat. So, hindi pa gumagana dito sa kabila. Lipat natin sa kabilang slot. Kasi guys, minsan, possible, sisira din tong slot na to. Memory slot na yan. So, kung gumana siya sa kabila, ibig sabihin, sira yung isang mong slot. So, bihira lang naman mangyari yun. Ngayon, ibabalik ngayon, di kung gumagana siya, possible nga yung slot ang sira niya. Ito, bibigyan ko kayo ng scenario. For example, kinabit mo na. So, parehong slot siya, ayaw gumana. Ayaw gumana. Kaya ang sabi ko kanina, isa lang muna. So, ayaw gumana nito memory. Possible, sira itong memory. So, yung isa naman ang gagamitin natin. Okay. Same procedure sa dito. Kung gumana siya, ibig sabihin, sira yung isang memory. Ito buo siya. Okay ba? Ngayon, kasi, guys, kaya isa lang muna gagamitin natin. Kasi kung yung isang memory mo buo, tapos yung itong isa sira, kinabit mo pareho, kahit nabuo yung isa, hindi pa rin siya magdi-display. Kasi sira nga yung isa. Dapat alisin talaga natin yung isa. Ma-identify natin kung alin yung sira. So, paano kung ayaw pa rin gumana pareho doon sa memory mo? Possible, parehong sira yung memory mo. So, hanap ka noong working yung memory. Tetest mo siya dyan. Ganun yung pagto-troubleshoot ng memory. So, paano kung ayaw pa rin? Gumamit ka ng memory na alam mong buo galing doon sa isang mong PC or for example, kinabit mo dyan, ayaw pa rin. So, ibig sabihin, hindi memory yung problem niya. So, ano ba yung pwede natin gawin para ma-identify natin yan kung ano nga talaga ang sira. So, ang gagawin natin, may isa pa tayong... Okay guys, so, kung hindi talaga yun ang sira, so, papakita natin yung isang possible paraan para ma-identify natin na sira. So, ano ang gagawin natin? Pwede tayong mag-clear CMOS. Clear CMOS. Ano ba yung CMOS? Sa clear CMOS, so ito, papakita ko sa inyo sa isang board ko. Anong board? Ito. May pin dyan. Tatlong pin yan usually. Sa ibang board, tatlo yung pin niya. Dito, dalawa lang. So, gagamitin mo yung clear CMOS na yan kasi sa iba niyan, tatlong pin. Sa ibang board, tatlong pin. Tatlong pin na yan. Yung 1, 2, yun yung normal. Naka-pin siya. Pin siya ganyan, normal siya. So, pag i-clear CMOS natin siya, ang gagawin natin, lalagyan natin siya sa 2, 3. Ilipat mo yung pin, 2 and 3. So, hayaan lang natin siya ng ganyan ng 10 seconds. Tanggalin natin itong CMOS battery na to. So, ganito lang pagtanggal niyo, guys. Ayan, ganyan lang. Hayaan lang natin siya ng 10 seconds. After nun, okay na, balik na natin siya. So, balik natin yung pin sa 1 and 2. Then after nun, check natin kung gumagana siya. Kung gumagana na siya. So, after nyo magawa yun, open natin si PC. Then, pag gumana siya, possible, yun lang. Need lang na i-clear si CMOS. Si